Welcome back, kapatid! Nito lamang October 31 sa Amerika at November 1 naman sa Pilipinas ay napalaban si Naoya Inoue kontra sa Australiano na si Jason Moloney. Imbis na si General Casimero ang makalaban, ay mas pinili ni Bob Arum na maghanap ng ibang makakalaban at sa katauhan niya ni Moloney. Sa nagdaan niyang laban ni Inoue ay nagawa nitong inakout sa 7th round ang katunggalin nitong si Moloney na bantamweight contender. Ngunit hindi naman bilib si General Casimero sa naging laban at pagkapanalo ni Monster Naoya Inoue. Samantala, sa panayam kay Bob Arum, sinabi nitong nakakamangha daw ang pinakita ni Inoue sa nakaraang laban at naaalala niya daw ang batang Manny Pacquiao noon. Yung bilis, footwork at lakas na halintulad daw ni Manny Pacquiao. Ayon kay Bob Arum, si Naoya Inoue na ngayon ang batang Manny Pacquiao noon. Sinabi ni Bob Arum na balak ng kanyang Japanese partner na si Akihiro Honda na dating promoter ni Inoue na gusto agad magkaroon ng laban sa susunod na taon at nakatakda ngayon sa buwan ng February o kaya naman March. May dalawang opsyon si Bob Arum na posibleng sunod na laban sa mananalo sa laban ng Nonito Donaire versus Nordin Ubali para sa WBC World Bantamweight title. At ang pangalawa na opsyon ay si General Casimero para sa Unification Belt. Matatanda natin na hindi natuloy ang sagupang Casimero Inoue ay napilitan ang company Casimero na maghanap ng ibang makakalaban dahil sa pag-iwas ni Bob Arum sa kanyang alaga na si Inoue. At nito lang ng September 26 ay nakaharap ni Casimero ang undefeated boxer na si Doc Maika. At sa loob lang ng 3 round ay natikyo ni Casimero si Maika. Samantala, dagdag pa ni Bob Arum na kung handa daw si Casimero na labanan si Inoue. Naku Lolo Arum, iba na naman ang iyong pananalita. Matagal na pong nakahanda si Casimero na labanan ang alaga mo. Kaya nga panayhamon si Casimero kay Inoue para lang labanan siya at matuloy lang ang laban. Kapag hindi natuloy ang Casimero Inoue at iba na naman ang inilaban kay Inoue, sa tingin ko takot talaga si Bob Arum kay Casimero.